Partner? Samantala, partner, yes, makakausap natin si Jeffrey Crisostomo, ang Public Information Officer ng Dinagat Island. Magandang umaga, Jeffrey. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa mga tagapakinig po. Mm-mm. Pero Jeffrey, alam ko hindi ganun kaganda ang umaga sa Dinagat Island dahil tinamaan, gano'ng katindi? Tell us, Jeffrey. Kung yung magnitude po ng Yolanda, yung pagbabatayan po natin, ang tumama po sa Dinagat ay kung hindi reminiscent of Yolanda, it's much worse. Right now, yung aming mga structures pagdating sa mga bahay ng mga tao hanggang sa government buildings po natin, nasa 90% to 95% ang damage hanggang sa totally level to the ground. Marami po nawala ng bahay. Ngayon, wala pa rin pong kuryente tsaka telecommunication sa buong isla. Kaya kinailangan ko pong pumunta sa lugar ko sa may signal at inabot na po ako dito sa Butuan City. Dahil sa buong Surigao province po at sa Surigao City, wala rin po silang signal. Lahat po ay apektado talaga sa Caraga. Right now sa Dinagat, tuloy-tuloy pa rin po yung ground operations natin sa clearing ng mga kalsada para matiyak yung hindi lang yung delivery of services, kundi para maabot yung bawat barangay dahil wala na po tayong communication sa ngayon. So mahalagang mapuntahan talaga sila directly para malaman kung kamusta po yung kalagayan ng bawat barangay at mga bawat komunidad namin, lalo na po sa mga island barangays namin, sa mga sityo, sa mga ilang mga isla. Ngayon, ang focus namin din po dito sa Butuan ay mag-set up ng aming logistics and communication center para maliban sa pagpaparating ng aming panawagan para sa tulong mula sa gobyerno na nandiyan din naman at tumutulong sa amin, yung mga pribadong organisasyon at ating mga kaibigan mula sa ibang mga bansa para makatulong sa pagbangon muli ng Dinagat Islands para makapag-rebuild po kami. At yung pinakakailangan po namin ngayon immediately ay pagkain at tubig po talaga. Naku po. So, electricity at syempre yung supply ng tubig wala pa rin ngayon, Jeffrey. Ano? At nasabi mo nga kung mahigit 90% ang mga istrukturang pinadapa, nasaan yung ating mga kababayan ngayon? Yung marami sa mga kababayan natin, actually mula nung paghupa nung bagyo pa lang, ating gabi na yung medyo pwede nang lumabas talaga nung mula nung panlalasa ng bagyong Odette, bumalik sa mga bahay nila para bantayan lang yung mga gamit at the very least. And then nung medyo may araw na at meron ng mga pwedeng mabilhan ng mga pako, ng yero, nagsimula na rin po silang mag-ayos ng mga bahay. Pero syempre limitado po yung mga supplies sa loob ng isang island province. May mga limitasyon po yung kapasidad namin. So hindi po kami konektado kaagad sa mainland. At wala din kami mga biyahe dahil nasira yung marami mga bangka. Yung mga tao po ngayon, nasa mga natitira mga evacuation center namin na okay pa. May mga eskwelahan na ilan na may pwede pang malipatan. Doon po sila binibase. At yung mga wala talagang bahay na totally damaged talaga or walang-wala na yung mga bahay, hinahanapan din po namin ng mga temporary shelters para po mas at least may roof over their heads dahil lalo na nabalitaan namin may namumuong low pressure area na paparating bandang December 23, 24. So mahalagang ma-ensure lang muna na maliban sa napapakain namin at may nagugutom yung mga tao at merong potable water na maaari nila mainom, meron pa rin bubong silang makikita na hindi sila mababasa na naman ng ulan. Kasi feeling ko kahit konting ulan yan, baka may konting trauma po at may epekto sa mental health din po ng aming mga kababayan sa Dinagat Island. So, clarify ko lang bago ko ipasa sa iyo, partner. Dahil halos nga na wipe out yung mga structures, meron tayong mga kababayan na talagang walang tinutuluyan ngayon. Opo, opo. Yung mga yan po ay tinutulungan namin na makaset up sa mga loob ng aming mga yung mga gym na at least partial yung bubong na natanggal or at least yung mga eskwelahan na hindi pa natanggalin ang bubong para at the very least ay meron silang mauwian man lang at maging safe sila mula sa maaaring pagdating ng mga posibleng pag-ulan sa mga susunod na mga araw. Ano po ba ang profile ng Dinagat Island? Ano po ba ang pangunahing kinabubuhay ng ating mga kababayan dyan? At gano'ng karami po? Gano'ng kalaki ang population? Opo. As of yung latest census po natin, 128,000 plus po ang populasyon ng buong Dinagat Island. Pero po kami 7 munisipyo. Nag-range from 3rd to 5th class municipalities.
Pinaka main source livelihood po ng mga taga-Dinagat o mga Dinagat noon ay ang pangingisda at pagsasaka. Yung mga mamamayan din po namin ay sa ngayon, sa bagong administrasyon po ni Governor Cacabagao, sinisimulan po namin talagang gawing organisadong mga fisher folk people's organizations para magkaroon ng mga kooperatiba, makapagtulungan. Yung mga kooperatiba po, napaka-importanting parang lifeblood po yan ng probinsya mula noon pa. Kaya talagang yun yung pinapa-empower po namin ngayon. At sa aming pag-gobyerno sa loob ng Dinagat Islands, mahalagang kapartner yung mga mamamayan. So mahalagang inoorganisa namin ang mga mangingisda at mga magsasaka para sila mismo ay may bahagi sa pamumuno sa gobyerno. Eh kaso yan nga po yung pangunahing tinamaan ng bagyo, yung kanilang kabuhayan. Gaano kalaki po ang pinsala? Pagdating po sa mga agricultural damage, ang estimate po natin dyan ay 90% wiped out po ang mga crops. Ako personally nakita ko may ilang mga nagsusurvive na mga hindi nasalantang mga palayan. Meron din pong mga fishing boats na sa barangay ko mismo kung saan ako nakatira, lahat po ng bangka ay nasira at lumubog. Isa lang yung nag-survive at may butas pa. So, pag titignan natin kung ang source of food po namin ay isda, halimbawa, hindi po namin siya makukuha kaagad na kasi wala na po kami mga bangka na magagamit para makapaghulil po ng isda sa dagat. Ilan po ang inyong casualties? So far, nung latest count po na na-receive ko last night, nung may dumating na mga taga-Dinagat na provincial government personnel dito sa Butuan, 10 na ang naging casualties. That may be a small number for in the perspective of other people, but one death for us is one death too many. Preventable naman po yan. Pero sa ngayon, dahil maliit nga daw po yan, it shows na nag-work din po yung early preparation. Naging maayos po yung paghahanda natin. At least yung nawala ay bahay at hindi buhay. Tama. Pero yun nga nabanggit ka kanina, partner, mas posibleng mas malakas pa, no? Sa Yolanda, alam naman natin, isa yan sa mga template ng pinakagrabing bagyo na dumating sa ating bansa. Kapag sinabing Yolanda, talagang destructive yan at nakakamatay. Sa inyo pong personal na karanasan, gaano kalakas po ba? Can you describe to us kung gaano kalakas yung bagyo na pumasok? Yung bagyo, nung tinamaan po kami, nasa may provincial capital po ako kung saan may mga structures talaga na matitibay na may konkretong buildings. Ang building ko po, first floor po kami, I was manning our operations for 24/7 broadcast para ma-inform yung mga tao sa mga nangyayari sa radyo. Tapos bigla na lang na nung nanalasa na siya, building na supposedly safe kami, na-wipe out yung buong second floor at nahuhulog mula sa, lumilipad mula sa second floor ang mga lamesa na mas mabigat pa sa tao. Kalakas yung hangin na tumama sa Dinagat Island. Oo. Ganun katindi. Ano? Nako po, antindi. Oo. Oo. Kasi yung second landfall, di ba, Jeffrey, dyan tumama eh. Opo, opo. Sa Sagjano po, oo. Sa southernmost town po namin. Alright. Alam ko na parang at this point, daily survival eh. No? Yung tinututukan, pero narinig mo naman, meron din tayong pandemic ngayon and hindi natin afford na magkaroon pa ng mga medical emergency. Kamusta yung mga ospital sa inyong lugar? Ang Dinagat Islands po ay may 3 district hospitals pero infirmary level lang po sila sa standards ng DOH. Mula nung pag-upo ni Governor Cacabagao, noong 2019, we were working to ensure na ma-upgrade yung aming mga ospital. Pero ngayon, mag-back to zero po kami dahil yung 3 district hospitals namin ay damage talaga. Yung isa po ay 90% damage at inoperable na. Ganun po yung nangyari doon sa isa, malaki yung chance na doon sa dalawa na hindi ko pa nabalitaan kung ano nangyari. Ganun din po yung sinapit na situation. Pero ang provincial health office namin, kasama ng aming mga kahit kakaunting doktor sa Dinagat Islands, dahil meron kaming 1:6,000 na doctor to population ratio, nagsiset up po ng mga field hospital para ma-ensure na ma-treat yung mga kailangan ma-treat ng mga tao after ng bagyo. Oo. May mga nakarating ba sa inyong bakuna? Opo, sir. Ma'am, yung mga bakuna po namin, before pa ng bagyo, in-ensure namin na may generator sets to make sure na hindi po masira yung para mag-expire dahil sa kailangan ng cold storage.
Yung mga bakuna, safe naman po sila lahat at in-account for. Sabi ng provincial health office namin, ay wala pong nawalang mga bakuna. Alright, so majority ng Dinagat Island ngayon ay running on generator? Medyo konti lang po yung generator na yan para lang po sa essential na mga pangailangan. Oo. Katulad ng sa bakuna at sa operation center. Yun lang po talaga, walang ibang source ng kuryente po sa ngayon. At sinusubukan ng aming electric cooperative na buuin ulit yung aming electricity infrastructure. At kailangan namin ng tulong din sa labas para magawa po ito. Yun na nga eh. So in the meantime, kailangan muna rin baka may makapagbigay ng gensets, ano? Para medyo Opo. Ma-power up yung mga kailangang suplaya ng kuryente. Opo. Saka mga VSAT din po para magkaroon ng communications. Dahil isa pong malaking problema namin ngayon, ang dami na po na nasiswamp na po yung messages namin na kaming mga nandito na may signal. Opo. Ng mga kung sino yung mga kamusta na yung kamag-anak, buhay pa ba yung mga kamag-anak nila. So ang balak po namin, nakausap ko po yung PNP namin at si Gov. Kaka mismo. Sa lahat ng ikutan nila mga lugar, make sure nila yung mga tao makapagsulat kahit sa isang kapirasong papel ng mga pangalan nila at pwedeng mapicturan at ipopost yung address nila para makita ng mga kamag-anak na may proof of life, kumbaga. So Jeffrey, may mga areas ba na hindi mapuntahan, isolated? Sa ngayon, 24/7 round the clock po ang clearing operation sa mga iba't ibang mga munisipyo at barangay. Ang isang major problem lang po namin ay yung mga malalayong barangay talaga aabutin pa, kailangan pa maabot para ma-clear yung daan. May mga ibang lugar na hindi kahit motorsiklo, hindi madadaanan. Nung mismong aftermath nung Odette, ang daming puno nagsibagsakan. Ako mula dun sa Kapitolyo, mga ilang kilometro yun, siguro mga 10 kilometro siguro yung nalakad ko mula Kapitolyo para makadating lang sa town proper para marating yung bahay ng isa sa mga kasamahan ko sa opisina. At hindi ko pa kinayang maglakad na papunta sa bahay ko dahil sobrang layo pa nun at hindi na passable yung mga daan. Pero the day after, nagsimula kaagad yung mga pag-chainsaw sa mga puno at unti-unti nang na-ensure na makaka-travel po yung mga tao kasi napakahalaga po niyan para sa delivery ng basic services. Kumusta naman yung mga pagkain ninyo? Di ba kayo kinukulang? Sa pagkain po, medyo doon na po kami nagkakaproblema. Kailangan nang dumating ng mga relief goods talaga. At si Governor Kakabagao, in-ensure niya na nung nakausap niya si Pangulong Duterte kahapon, personally, dahil pinapick up po ni Pangulong Duterte si Governor Kaka para makausap yung mga local chief executives ng mga affected provinces and municipalities and cities ng Caraga, nag-commit po na magpapadala ng DSWD ng initial na food packs na 5,000 para sa Dinagat. Pero initial pa lang yan doon sa kinumit nilang 30,000. Parating din po sa mga sa araw na to, actually, based sa information na nakuha ko ay si Vice President Lenny Robredo ay parating din kasama ng mga ng bigas, ng tubig na manggagaling din sa mga partners ni VP Lenny at ni Gov. Kaka. Si VP Lenny po tsaka si Gov. Kaka kasi magkasamahan sa alternative law organization. Pareho po silang community organizer at alternative lawyer po ng mga magsasaka at mga isda bago po pumasok sa politika. Mm-hmm. So I guess talagang nakataas na no? Yung state of calamity sa area nyo. Opo. At pero nakataas din po ang yung stick namin ng pag-asa mula sa tulong mula sa taong bayan at sa kakayahan ng provincial government kasama ng mga tao na maibangon muli ang Dinagat Island. Okay. At this point, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan at sa national government kung kailangan nyo pa magparating ng mensahe. Anong gusto nyo sabihin sa kanila, Jeffrey? Opo. In spite of surviving Odette, the typhoon, napakahalaga po ng tulong na manggagaling sa labas. Yung mga tao sa Dinagat ay nangailangan ng pagkain, ng potable water, ng tulong para maibalik ang mga infrastruktura namin sa kuryente at sa telecommunications para muling ma-re-establish namin yung kahit papaano normal na pamumuhay. At yung tulong din sa pagbubuo ng mga bahay mula sa materyales hanggang sa mga posibleng tumulong na magbuo mismo ng mga bahay mula sa karpintero at sa mga mag-provide ng mga materyales ay kinakailangan din po namin. Mm. Pwede rin bang meron bang areas diyan na pwedeng pagbilhan ng mga materials kung sakaling pera na lang ang kanilang itutulong? Wala pong malapit na lugar na posibleng gawin yan kasi yung Surigao City mismo ay devastated din.
So we are assuming na yung mga supplies ay magiging limitado. Sa mismo dinagat, yung mga businesses na may hardware, nagkakaubusan na. Nung unang araw pa lang pagkatapos ng bagyo, nakapila na, mahabang-mahaba na yung pila dun sa mga hardware stores namin, mahaba na yung pila sa mga gasolinahan para ma-ensure na may gas yung mga motorsiklo. Motorsiklo kasi po ang main mode of transportation ng karamihan sa mga mamamayan Dinagat Island. Doon medyo na iba partner, ano? Kasi di ba kapag tayo tumutulong sa lingkod kapamilya, ay nagre-raise tayo ng funds para doon na lang bilhin yung mga gamit. Ang problema, yun nga eh. Wala ka mawibili doon. Kailangan talaga dalhin mo doon yung mismo mapapalayas. Yun kasi din sana, partner, yung pinakamadali na parang kahit, di ba, ordinaryong tao na gustong tumulong, papadala na lang ngayon eh, mag-wire ng pera. Pero kung ganyan ang sitwasyon, mukhang yung mismong supplies ang kailangan natin i-transport. Opo. Upuntang Dinagat Island, Jeffrey, ano? Malawak po yung talaga. Opo, nalawak ng sakop ni Odette. Hindi lang sa dinaanan niya, pati yung mismong kumbaga parang radius ng bagyo. Parang feeling namin yung dinagat, doon pa lang kami sa mata ng bagyo. So yung Siargao din, Tinamaan, yung Surigao City, at yung iba mga munisipyo. Yung signal nga na nakuha ko na sa Kabadbaran City na kami sa Agusan, na napakalayo na from Dinagat Islands, nung nakakuha lang ako signal para ma-post lang sa Facebook yung sitwasyon namin. Mm-hmm. So actually, tingin ko nga hindi na kailangan isa-isahin ni Jeffrey yung kailangan eh. Kasi mukhang lahat kailangan. Yes po. Based lahat ng klase ng pangangailangan, di ba? Opo, opo. Yung mga pinaka-basic needs talaga na food, water, fuel, shelter. Yun talaga po ang pinaka-immediate ngayon. Mm-hmm. Naku, nasaan ka ulit, Jeffrey? Yung mga detalye po ng mga pwedeng pag-donatean, pinupost po namin sa Facebook page ni Governor Kaka at Governor Kakabagaw at ng Provincial Information Office. Ina-update po namin every time para kung may mga bagong pwedeng pag-donatean para mas lumawak yung coverage po natin, ay ipopost po natin doon sa mga nakikinig na interesado pong magtumulong at pag-donate. Okay, sige. So antabayanan na lang, ano, sa lahat ang gustong tumulong sa Dinagat Island, antabayanan yung mga post sa social media accounts ni Governor at ng province, di ba? Apo, apo. Tama, okay. Nasaan ka nga ulit na lugar, Jeffrey? Sa Butuan City na po. On a normal day po, 2 hours away from Surigao City. Pero sa lagay na to, kailangan namin mag-travel for 4 or more hours dahil sa traffic at sa mga debris na nakaano sa kalsada. Oo. At ang dami mong nilakad. Grabe. Oo. Sige, Jeffrey. I think marami namang nakikinig ngayon na gustong tumulong. Basta mag-iintay kami ng mga updates nyo at mga announcements. Sana mag-ingat kayo. At sana, kumbaga, magkaroon ng progress na mabilis, no? Yung ating clearing. At reconstruction. Pero tingin mo, talagang throughout Christmas at New Year, reconstruction ang gagawin eh, no? Opo, yun po talaga. Yun po yung napakahalagang gagawin ngayon. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa hindi lang yung mga nag-pledge ng tulong, pati yung mga future na tulong na parating. Okay, so talagang mag-holiday sa gitna ng pinsala, partner, ang partner. Ating mga kababayan. Malungkot talaga. Doon sa dinagat. Okay, Thank you, Jeffrey. Maraming salamat po sa inyo. Oo, alam mo partner, ganito na, no? Taon-taon talaga, no? Talagang dapat talaga paghandaan na.